Hello mga ka-blessing, request nyo to. Sunugan, Crazzy G versus JA, and let's go, pakinggan natin tong laban nila. Ito, isa na naman sa bagong laban na napaka-interesting. Nagmula sa aking... Nagmula pa Pampanga! Isang legend ng Donggalo from the old school. Make some noise for Crazzy G! Yeah. Yo, Crazzy G, Pampanga's finest. Donggalo Records 045 Battalion, Team Skytrax. Maraming salamat sa Lugan. Kaya Mike Swift, KJ, sa lahat ng crew na natin rito. Shoutouts ko lang na Kapampangan. Kapampangan, supportahan nyo yan. Man. Kapampangan Rap Battle League. Siyempre, shoutouts ko din si paring Paul Cabrera, si paring Jazzy, si Amboy, sa parking lot ni Sir Harold. Skytrax, 197 Garali, Donggalo ko na 8 Bulls Gear. Pang Batangas, champion of Sunugan, Calye Batangas, mag-ingay para kay J.A. Yo, J.A., galing Pambalayan, Batangas, repin, bali pa ro, shoutouts kay Yel Sean, OG Cry, Clyde Asunito, tropang ham... Veteran! Yo! Check! Veterano, laban sa bago. Ewan ko kung pantay kami pagtitingnan ng tao, pero ang sigurado ay pantay ang paan nito pagtapos naming magduelo, kasi ito'y zero. Kumpara sa 100%, ako'y zero. Mula sa OKC na kayang dakdakan tong sentro, makabagong player sa liga, I'm a beast like Westbrook. Ikaw old school, ano ka, buhok na wet loop? Ganito ang rapper kapag walang magandang dulot. Sa unang tingin ay parang mukhang mandurukot. Ex-rugby boy na akala kush yung makapal na lumot. Puta paghipak sabi, pare, it's so cool. Mukhang kailangan ko ng kumot. Ano? Sabog? Lakas tama? Talagang sabog ka, Crazzy G. Dahil si JA ang iyong enemy. Ako? Ang problema ang di mo mahahanapan ng remedy. Parang nilabanan mo ng gera si Marcos ng ka-tag team, si John F. Kennedy. Mga pasabog ko'y higit pa sa panggulat. Semi nag-freak out ka sa LSD. Akong magpapaikot dito sa laro. Hindi man ito LSC by River Maya. Aso mas trip kong e-heads kasi i-erase ko tong head ng aking enemy. Alam mo, mangangasim ka sa sa baguhan. Ganyan ang mangga kapag hilaw. May kalalagyan ka sa Batanggenyo, patalim ko'y kanina pang nakalitaw. Abot nila ako, kapit sa patalim, tila wala nang gustong bumitaw. Ngayon tanungin mo ang sarili, bakit ka dito naligaw? Para malaman ang diferensya ng ako at ikaw. Bulok sa hilaw, malalim sa mababaw, malabo sa malinaw, sariling stilo laban sa ninakaw. Sa ilalim lang kita, men. Ako ang mangingibabaw kasi utak mo sabaw at malinaw na paliwanag na yan, sapagkat tayo ay buhay na halimbawa ng magkasalungat. Di nyo pwedeng ikumpara tong burol sa matayog na bundok, kasi tanawin nyo palang ay kita na kung sinong mas may laman ng tuktok. Ang usaping JA versus Crazzy G, lalagyan ko ng tuldok. Hamadumeli Pat Gaming, kaliwat ka ng suntok. May tulog ka ngayon sakin kahit hindi ka inaantok. Magmumukha tong may gatas pa sa labi, wala tong chance makausad. Banatan pa lang ay malalaman nyo nang hindi ko siya katulad. Ako'y simple lang din, nasa lupa lumalakad, ibong kang mataas ang lipad. Wala namang bayag kasi iwan yung itlog sa pugad. Ano? Ramdam mong tagilid ka na. Etong maganda mong pero gawin. Bong Revilla, baby. Magbudots ka dyan para sure. Sa tingin ko, kung bakit smile-smile na si Crazzy G dito, siguro, alam na alam niya na mas mabigat yung sulat niya compared kay J, kaya tawang-tawa lang siya. Win! Time! Solid yun, solid. Yo! Sunugan game! Game! Kumusta, Sunugan? Tagal niyo akong di nakita, no? Malamang tanong ng mga tao dito, sino ako? Sino ako? Ang ina, sino kayo? Porque hindi niyo ako kilala, kala niyo wala na akong bag dito. Dahil nawala pa Sunugan,
Konektado na ako. Ikaw tulukan ka pa lang, bumabattle na ako. Yo, Mike. Sino ba 'to? Ito na ba 'yung champion sa lugar niyo? Ito ba si JA? Ala eh. Ba't ganyan 'yung bunganga? Ang laki. Murdered kayo sa akin ni isa, walang makakatakas. Sa huli ko napupulbusin itong champion ng Batangas. Ito si Mike Swift. Palulunokin ko ng ice pick. And every time mo na-speak, dadagdagan pa ng ice pick. At si puting kalabaw, ibibilad ko sa araw, walang kain, walang tulog, at walang pwedeng tumalaw. Pero joke lang. Pakisabi, pwede namang kumain. Kuya Mike, basta puro karne ng baboy ang iyahain. Ngayon balik tayo sa iyo, champion. Di naman kita pahihirapan para mas lalong lumakas ka kay Mike Swift. Yung put niya limang araw mong didilaan. At di ko ka pa ang dumigma ng sulatan. Sumo-freestyle lang tayo sa susunod na sunugan. Di kasi ako katulad yon na naghahanda. Ako, lagi akong handa. Ang gusto ko may beat pa nga. Kaso sabi ni Kuya Mike, yun ay di mo daw kayang magawa. Kaya ikaw, champion, umiwas-iwas ka sa bygone. Lalong-lalo na sa mga batang naka-off lotion. Mukha ka kasing giganteng lamok na hindi nakapag-move on. Okay. Alam mo, nakalimutan ko man yung dulo pero wala akong pake. Paninindigan ko to, pre. 2 minuto. Ngayon, ikaw ay aking gagawin giniling na kape. Aping-ape. Kasakin, pag ako ang bumitaw, aping-ape ang uuwi sa inyo habang palubog ang araw. Alam mong walang iba. Oo, mas luma ako sa iyo. Pero kung titignan niyo lahat dito, mas luma mukha nito. Yo, sa round 1 guys, kang GA ako. Kasi yun nga, nakalimutan ni Crazy G yung ano. Tapos may ibang parts ni ano si Crazy G na hindi tumama kang ano, kang GA. Kang GA is ayun, na mas creative yung kang GA na linya. Okay? And ayun, round 1 is JA ako. And feeling ko nang freestyle lang din si Crazy G doon eh. Pero continue tayo, round 2. Masyado niyang minamaliit ang aking pagiging kampiyon. Hindi daw ako marunong mag-freestyle. For your information, pasok ako sa top 16 ng Calabarzon. Lift the tryouts, man. Makunat na tong matanda, pero hilaw pa rin ang sangkap. Akala ko tuloy shawarma. Nakakawalang gana, Kuya Mike, bakit walang sauce na kasama? Pwera na lang kung may aura akong mahiwaga. Pero maiba, mas masarap pa rin ang lechong balayan sa sisig ng Pampanga. Tapos tusino nyo hindi masarap, panis yan sa tapa ng taal. Pampangas best, putang ina, napakamahal. Pero real talk, dahil kay Aling Lolita Hison, CEO of Pampangas Best, ay maraming pamilya na busog. Kaso real talk, may side effect yung produkto nyo. Hindi siya nagka-apo, lahat ng anak niya nabaog. Alam mo, kung tutuusin, ay walang-wala yan sa amin. Maalin sa tinola o nilagang baka, sigurado ka pang dinorado ang kanin. Talagang gaganahan ng tao kapag Batanggenyo ang naghain. May bonus na nasangkap ng angas, balisong kasi yung ginamit para karne ay hiwain. Sabi ko naman kasi, huwag niyong ikukumpara to sa akin. Di niyo pwedeng itabi sa puno ng nara itong puno ng saging. Huwag niyong isasabong dito sa agilang gutom itong inakay lang ng lawin. Pero maiba ulit. Alam niyo ba dati sobrang crazy nitong si G? Nagbigti siya sa puno ng kamatis. Tapos nagsorry kay Looney Idol. Ngayon na lang ko na kung ba't may pamburaan lapis. Tangina, yung amat mo ay masyado. Buksan mo naman yung isip mong sarado. Hindi na yan gawain ng normal, isipin mo. Hindi ka mamamatay sa puno ng kamatis kahit pilitin mo. Nakaka-bad trip ka na parang offline yung ATM. Sa isang banda ka, tawa-tawa sakit mo sa tiyan. Dapat itawag sa'yo LBM. Nakapag-perform ka na sa Araneta? Nakapag-perform na ako sa MGM. Manila Grand Motel. Housekeeping! Ilalampaso kita. Ipupunas kita sa bakas ng magkaternong nakaraos na. At para problema mo matapos na, pasyasyatin kita ng muriatic acid hayop ka. Di na kailangan yung balsa mo. Panigurado, malinis na. Ako na kukontak kay St. Peter para panigurado may flowers na freebies ka.
Alam mo kung tutusin, wala na akong dapat patunayan sa'yo. Kaya ako lumaro kasi ito ang ambag ko. Manalo o matalo ang resulta'y tanggap ko. Matagal ko naman ang alamalasa ng tagumpay dahil may sariling sangkap to. Siguradong knockout ka sa puwersa kong all out. May kuryente naman pero sasabihin mo brown out at total freak out. Mapapauwi ka sa iyong hide out. Mahihiya kang sumama sa tropa kung sakaling may night out. Dahil ang panalo mo sa akin ay kung pahabaan lang tayo ng shout out. Time. Yo, yo. Second round. Wala na rin batos. JA needs to use his bars to make these people amazed. Me? Bars needs me, cause I'm the one who gonna hype their place. I'm not just a battle MC that you don't used to see usually. I rock 1,000 crowds like Fatman, Scoop, PSY, and Andrew E. And this, yes you, this motherfucker ain't look like hip hop. Wake up, Jay. Stop listening K-pop. Ganyan mag-English, bro. Di tulad ng putang inang laban mo. Imbis na makapag-research ako tungkol sa'yo, mas nagka-interest pa akong pakinggan yung nakalaban mo. Promise! Niwala akong natutunan. Kaya pala daming bobong rapper sa Pinas ngayon kasi ikaw ang kanilang saksakan. Gusto nyo ng bars? Gusto nyo ng bars? O, punta kayo sa Malate. J.A. walang ganun sa Batangas, pre. Ala, eh. Kaya, J.A., don't tell me na hip-hop ka. Halos kahapon ka lang nag-rap, tas hip-hop na. Porque may Sunugan, bahay katay at flip-top pa. Now, let me ask you a question ng mga panahon to, nasan ka? Ang hip-hop namin noon, kaaway ay pangkista, rakista, bugbugan agad pag nakita. Ang hip-hop nyo ngayon, sorry hip-hop, hinaluan na ng banda. Tapos kapwa hip-hop, tirahan sa social media. Nagsikipan ng mga lonta, pabadingan ng mga kanta, pagandahan ng chicks sa music video, kasi puro pangit ang kumakanta. Tangin ang hip-hop mo, wala yan sa hip-hop ko. Pabala sa mga rapper na hindi gagalang. Ganyan sila maninda, parabang sali eggboy na kadaim, tulis na mga itak. Hip-hop ka lang sa YouTube. Parang inaano dito, no, kino-compare ni Crazzy G ang hip-hop dati sa hip-hop ngayon, okay? Hip-hop ka lang sa FB, hip-hop ka lang sa Twitter, hip-hop pati sa IG. Hip-hop ka ba, you don't know me? Okay lang yan kay Crazzy G. Hip-hop ko noon pasahan ng tape at CD at wala pang USB. Sa to, sa mission ko, kung ba't naparito ako, para ipaalala sa inyo na ang pinatatayuan nyo ay pundasyon naming binuo. Ito ang realidad na hindi nila matanggap na kung baduy kami noon, mas baduy ngayon ang hip-hop. Sorry, no offense. Kasi ang hip-hop para sa akin ay unity. Kaya nga hindi kami nakiki-hip-hop sa inyo. Kayo nagkakagulo. Tama nga si Kuya E. Puso na ang peace, sabi ni Kuya Mike. Sinubukan niyang gawin, pero nag-away lang sa mic. O diba ang sakit, J.A. at Kuya Mike, pero yun ang totoo. Kaya mas naniniwala pa akong hip-hop si Makagago kesa sa'yo. At last, ano mang sabihin mo, kayabangan, kahanginan, o mga pasiklab, di pa rin ako interesadong nakalaban ka. Gusto ko yung second verse sa Stupid Love! Masyadong bastos, hindi ko na. Round 2 guys, Crazzy G ako. Oh my god, grabe, solid yun. Pati delivery solid. Tsaka yung opening niya na English, solid yun. Gustuhan ng tabas ng uso. Hindi daw ako hip-hop. Pasensya ka na, taga-probinsya ako. Mahirap lang. Hip-hop ako sa isip at puso. Alam mo, mahihirapan ka sa akin na parang umakyat ka sa benggit. Dahil yung isang buwan mong pinaghandaan ay pinag-isipan ko lang saglit. Isang putang ina malutong. Haakalain nyo bagnet. Kuya Mike, di ba malinis ka trumabaho? Bakit? May basurang hindi mo niligpit. Tsaka ano to? Gaguhan?
Hindi ako papayag na gawin mong katayan ng aming sunugan. Hindi ako papayag na makiani ka sa aming tubuhan. Kung sanay ka na kumatay, ako din. Nagtrabaho ko dati sa babuyan. Kaya, uwi ka na sa bahay. Sumbong ka na kay tatay. Kasi ikaw ang makakatay. Mag-aaksaya ka lang ng laway. Oo, ako ang underdog dito. Pero hindi ibig sabihin ay sa'yo napapabor. Tandaan mo, sariwa pa yung panalo ng underdog na raptor sa mga warrior. Tamang 28K, bro. Wala akong tatanggaping reason. Tanggapin nyo yung pagkatalo nyo. Ay, mali. I-accomplish ko yung mission. Crazy G, tanggapin mo yung pagkatalo mo kasi malabagyo kitang sasalantahin. Wala akong tirang personal. Wala tong hahalungkatin. At kung langit sa'yo ang manaloy, ako si San Pedro. Hindi kita papaakyatin kasi bawat ihain ni Mike Swift sa'kin ay di ko papalampasin. Tandaan nyo ang gutom may kakain. Ano mang ihain, wala mang pampalasa na asin. Ikaw ay kakalag ka rin ko hanggang sa matauhan. Mamaya ay iisipin mo kung saan ka ba nagkulang. Ikaw na sisig ng Pampanga, ngayon mapupulutan. Laglag tong bata nyo na parang may nakunan. Sabi ni Mel Crouch, shout out, wag ka na magratang ina mo. Kumuha ka ng passport at mag-abroad. Doon mo sayangin ang pawis mo. Doon ka magsikap at magpagod. Kasi wala kang lugar dito. Dapat ka nang bumukod. Ang sunugan ay kaharian ko. At kanina ka pang sunog. Busog ang tenga ng madla. Pagkat wala kong mindset magpabaya. May puso ng kampiyon. Kaya all in kung tumaya. Wala kang puwang dito. Ako may trono. Di ako eroplano. Kaya wala akong planong bumaba. Paiiyakin kita ngayon na parang batang nagsungaba. Iyak na gaya ng sa warrior fans dahil sa video kong ginawa. Ito may diin, sasabihin ko ng harap-harapan sa iyong mukha. Iba ako. Pag ikaw nagsabi, iba ka. Ako si iba ka, kaya mga tira mo butata. Ganito ang tunay na makata. Pinapakinggan pag tumutula. Championship caliber to, kumpiyansa pa rin kahit dinadaga. May puso pag lumaro, pag tumitibok, gumigiba. Ngayon alam nyo nang may ilalabas ako kahit hindi nyo ako pinipiga. Nangyari na, andyan na. Bigo siya kasi antanga, uuwi ako na ang saya. Uuwi siyang may oras na inaksaya. Yo, last round. Jay, last round. Hindi ko man lang pinag-isipan o pinagandaan. Kasi sabi ni Mike, pabayaan mo na yan. Tama ka sa sinabi mo, bro. Mag-aaksaya nga ako ng oras ko. Yung inaakala mo ako ang talo, gago kayo. Wala kayo. Hanggat may araw pa. Alam mo kasi, Jay, dito sa Manila, yung ganyang itsura, itsura ng mga number one killer. Nakakatakot ka, bro. Mukha mo hugis bote ng tequila. Tangina, itsura yan. Di ko naman pagbibigyan kahit saan. Panggaling yan, pwede bang ibalik na lang? Di ka tatama sa akin. Marami ka pang kakainin. Nabigas, pero bago yon iyong saingin. Kasi dadaingin mo lahat ng aking sasabihin. Pasensya ka na kung kailangan po pang idaan sa awitin. Alam ko na mahusay ka. Alam ko na may potential ka, kaya kinuha ka niya. Pero huwag mo ipagyayabang sa akin na sa sunugan, may parte ka na at kung sino ka na. Alam mo, sa sunugan yung kinaupuan mo, tinataihan ko lang dati. Ah, ipapaliwanag ko ulit sa'yo, pare. Wala pang sunugan, konektado na ako. So ngayon, paano mo ipapaliwanag ito? Yung mga araw na nag-uumpisa si Mike, ako kasama niya, ikaw nasan ka? Ngayon, kapal lang mukha magmataas, kapal lang mukhang magmatigas. Ayan, Kuya Mike, ang mga dapat sa ligang iyong inilalabas. Baka mamaya suwaging ka pa nito. Kita mo naman ako, ilang taon na, Kuya Mike, lagi akong loyal sa'yo. Isang tawag mo lang at darating ako. Eh, itong mga to, pag yung sunugan ba, nasunog na, darating ba kayo? Malagay ko, hindi. Sige, mga taong bingi, lumang rapper ng Pampanga, nag-iisa at kinikilala. Pero sa huli, gusto kong banggitin muna. Uulitin ko, sa sunugan, ayoko ng beef. Sa susunod ay gusto ko ay baboy. Kaya kung talagang may bayad ka sa battle rap, tayo na lang dalawa ang maglaban dito, boboy. Tunggalo, men. Ay. Hey.
Sa round 3 guys, GA ako dun sa round 3 kasi pagdating sa creativity ng lyric, ano eh, tapos may angle na pabalik-balik lang si Crazzy G dun. And props kang GA kasi naghanda talaga siya. Si Crazzy G parang freestyle lang kasi yung round 3 niya. And ayun, pero tignan natin dito ang judging guys. So okay, yun, para sa akin GA yung panalo dito, pero solid yung round 3 ni Crazzy G. So yeah. Good game, judge. Thank you, judge. Thank you, Ben. Baka nakarangalan. Solid. Sige, judge. That's good. Yep. Ito na po, resulta. Results from the judges. Ito ang resulta mula sa jurado. 2-1 ang panalo sa laban na ito. According to them, is Crazzy G. 2-1. Congratulations, Crazzy G. Good game. Sunugan yo, Sunugan, naroon na naman na Sunugan, PA Pro. Negatibo nga pala, Marshall Camp Records, Tuesday 2, Konektado, Temple Street, Tagline Hood. Binoto ko, actually, per round ko pinagbasiyan eh. First round, maganda yung mga technicalities na binigay ni J.E. May mga angulo rin siya, double meaning. Pero sa round 1, kay Crazzy G ako. Kasi yung energy niya, kasi pinagbabasihan din sa battery yung energy tsaka yung delivery. Minsan kahit malakas yung pyesa mo pag hindi ganun ka-intense yung delivery mo, hindi rin ganun kalakas yung impact. So importante sa mga nanonood, since judge ako, so viewer din ako, audience din ako, so may impact sa akin. So ayun, energy lumamang si Crazzy G, may mga multis din siya, may mga angulo rin siyang pinakawalan. Sa round 2, ay Crazzy G din. Kasi ayun nga, tumatak sa akin yung ano eh, kasi may angulo siya na history ng hip-hop. So totoo yun yung mga sinabi niya. Ako bilang pati ng new school sa new school ng old school sa new school era, alam ko totoo yung mga sinabi niya. So describe din niya yung pagkakaiba ng dati sa ngayon. So ayun, ayun nga yung delivery niya. So ayun, para sa akin round 2 ay Crazzy G, round 3 para kay JA, kasi yung consistency ni JA nandun pa rin, pero si Crazzy G medyo nag level down yung ano niya, yung round niya ng 3. So yung round 3 binigay ko kay JA, kaya para sa akin ang boto ko 2-1 Crazzy G. Welcome Sunugan. Thank you pagbalik niyo ulit dito sa old tenement, dito sa gig site. Magaling yung ano, yung reigning champ from the south, yung patanggay niyo, medyo lamang lang sa katok ng bitaw itong si yung Crazzy ng Pampanga. And shout out sa mga tropa ko, taga Bususan. And dito sa tenement, Tennesseeville. Happy birthday kay John Patrick. JA versus Crazzy G. I voted all the rounds to JA. I think Crazzy G did a nice freestyle. Freestyle, pero wait lang, pareha kami ng judging dito ni ano ha, ni Mike Sweep, okay? Pero hindi talagang pareho. I mean, all 3 rounds GA siya, pero ako 2 rounds lang GA. Yung less tight lang talaga yung kay JA kasi he prepared for it, tapos yung freestyle loose, it's nice. It can win, it won the other 2 judges, so pero sa akin I took JA on this one. And yeah guys, and that is it. Sana nagustuhan nyo itong reaction video na ito. Kung nagustuhan nyo, like the video. Kung hindi guys, dislike na lang. More blessing. Lakbayin ang mundo. Kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi